Hey guys, Joey here, Jubel Quiz Center. Ngayong araw, ituturo ko sa inyo kung bakit mahalaga ang i-quarantine ang koi fish na alaga natin bagong bili. Bakit dapat i-quarantine siya? So, without further ado guys, let's go! Huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang bell notification button update kayo sa aking mga bagong videos. Shout out to Reynardi Fish Lover. Check out nyo below guys sa description below ang full instruction ng paano i-quarantine ang koi fish. Kasi ang i-discuss natin dito ang importansya lang ng quarantine ng koi fish. Hello guys, ngayon i-discuss natin ang bakit importante na i-quarantine ang ating mga koi fish. Kasi napapansin ko mostly sa mga nagtatanong sa akin dito sa YouTube at saka sa Facebook page ko, mostly yung mga tanong nila bakit nagkasakit ang kanila mga halagang koi fish. Kasi ang isang main reason, hindi nila alam na mag-quarantine. Yung isa, kina-quarantine niya pero 5 araw lang. So, kulang yun. Bakit? Ito ang rason guys. Ang bakterya at ibang mga sakit ay mayroong incubation period. So, basahin ko ha ano ang meaning ng incubation. Ang incubation, ang the process of incubating eggs, cells, bacteria, a disease, etc. The chicks hatches after a month's incubation. Parang yan, chicken ba yung in-incubate mo yung eggs? Diba may ilang araw bago sila mapisa? Yan ang incubation period. So, bali yung koi fish nyo na bagong bili, meron yang dalang mga pathogens, yung mga disease causing microorganism, kana yung mga bacteria ba o viruses or parasites siya na nag-incubate pa kaya nakita niyo healthy siya. So pag nilagay mo siya sa pan niyo, mahawaan yung mga koi ninyo na malulusog. So dapat kina-quarantine siya tulad ng mga yung coronavirus, yung COVID-19, 'di ba? Yung galing ibang bansa o sa ibang lugar, dapat kina-quarantine natin for 14 days kasi ang incubation period ng coronavirus o COVID-19 ay 14 days bago siya lalabas. So yan din ang reason ng bakit kailangan natin quarantine ng koi fish natin. Kasi sa sinabi ko na asymptomatic, di ba parang COVID din, mayroong asymptomatic. Ang meaning ng asymptomatic condition or a person producing or showing no symptoms of infection. Di ba ito ang pag punta mo sa pet store o saan ka pabibili ng koi mo, diba healthy pa siya, asymptomatic siya, walang mga symptoms, pero meron na din pala siyang dinadalang mga pathogens, yung mga virus, bacteria, or parasites. So, dapat i-quarantine mo siya at least 3 weeks. Diba yung coronavirus 14 days, diba? Yan, 2 weeks. Pero mostly ang bacteria, ang incubation period ng bacteria ay 3 weeks. 3 weeks. Salit nyo 3 weeks yung bagong koi nyo. Kasi mostly incubation period ng pathogens ay 3 weeks. So, ito mga kailangan nyo guys para sa kung wala kayong extra pan, koi pan para quarantine, pwede kayong bumili ng ganito.
ito. Koi Pan Fat. Available ito sa Amazon. I'm not sure kung available ba sa ano, sa Shopee or Lazada. Lagay ko below in the description below din yung Koi Pan Fat sa Amazon. Check nyo lang yan kung mag-ship ba sila sa Philippines. Kung wala kayong ganito, pwede din ang Swim Boy or Kiddie Pool. Ito. Yan. Lagay kong link below sa ano. Saka pond netting. Lagyan mo ng ano, takip, kasi pag nanibago ang koi ng bagong environment niya, palagi siyang magja-jump siya. At saka ang net din, pag may takip siya, mag ano, mawala ang stress nila, magsisettle down sila kay, kasi ma-feel nila na protective silang hiding place. Ito ang kailangan nyo. At ito, beneficial bacteria starter. Now, check out nyo din sa link below, ilagay ko sa Amazon. Mayroong available. Kasi yung filter media nyo, kung bago pa siya, wala yung ano, beneficial bacteria. So, hindi mag-function ang ano, filtration system nyo kasi bago pa. So, before kayo magbili ng ano, koi fish, at least 1 week ahead, nag-run na kayo, ng pinaanda na nyo yung filtration system nyo, lagyan nyo ng starter beneficial bacteria, yung filter media, or kukuha kayo ng old filter media, ilagay nyo sa new filter media nyo. Yan. Of course, kailangan nyo ng pan filter. Kung wala kayong ganito, hindi kayo magbili, available ito sa Amazon. Kung wala kayong ganito, pwede kayong magawa ng DIY yung ano, mga balde or drum, yung blue drum or yung lalagyan ng lard, ano yan, margarine drum, nasa big shop, mura lang yan. Oh, syempre kailangan nyo ng ano, submersible pump. Yan. Saga asin. Ang asin kasi ano yan, maka ano siya, makawala ng stress ng koi. At saka ibang parasites. Mo. Handa kayo ng mga gamot. Potassium permanganate. Kasi ang potassium permanganate, marami siyang pinapatay na iba't ibang klaseng parasites at bacteria. Pero careful kayo sa ano, paglagay ng potassium permanganate, kaya dapat nasa tamang ratio. Ito ang potassium permanganate. Based on my experience, ito Dimilin. Ang Dimilin safe to use siya. Ano siya, para sa ano, koto. Usually yung bagong koi fish, lalo na pag nasa, kasi sa binilan mo nakadami nila, kaya na mayroong mga kuto. Effective na anti-kuto ang Dimilin. Yung malapad na kuto, yung Argalus lernia, at saka yung ano, hookworm. Minsan mayroon din. Tingnan nyo, ilagay ko sa link below. Mayroon akong video, ilagay ko sa link below yung ano, yung instruction kung paano magano properly quarantine ng koi fish. Ilagay ko din yung mga procedures dito sa description below. Kung masahin nyo na lang, mayroon kayong time. Basta ito ang mga basic needs na mga kagamitan na ihahanda nyo. Yan. Basta usually yung mga ano, sakit ng koi fish, mga complaints na na-receive ko, hindi kasi nila pinaproper, hindi ka quarantine nila ang kanilang mga koi fish, kaya nagkasakit, nagka ano yan, parang
epidemic, yung kumalat yung mga sakit, namamatay yung mga koi fish nila. Usually, sino bang naka-experience nito, yung mga namula-mula ang katawan na parang namumula yung mga ugat ng koi fish, yun, bacteria or virus yun, hemorrhage yun. Saka, yun, usually yun ang umatake pag hindi mo kina-quarantine. Yung virus, yung viral, viral at bacteria, sa parasites, yun, mostly yan, nag-outbreak yan pag hindi nyo kina-quarantine ng koi fish nyo. So, yan lang guys, comment down below kung meron kayong mga tanong about koi fish, disease management, at iba pa mga tanong, koi breeding, at ibang isda, pwede kong ma-answer yung mga tanong nyo. Don't forget also guys to hit the like button para support sa aking channel, para mabili tayo ng license ng Filmora para matanggal yung watermark. Pakishare sa ating mga koi fish keepers friends para malaman din nila ang bakit importante ang i-quarantine ang ating mga koi fish o ibang isda. Hindi lang koi fish dapat i-quarantine, lahat ng isda dapat i-quarantine, kahit na tao dapat i-quarantine. So yun lang guys, stay safe, stay at home, keep social distancing, wear mask, frequent hand washing at iba pa. Okay guys, bye, God bless all.